DM niyo ako sa kanyang Timber Soul. Save sa kanyang Lion and King Slayer. Sa kanyang Undying. For the side naman ng Team Gambit, Suneiko with the Shadow Shaman, Afterlife, Axe No One Gyrocopter, Immersion with the Tuskar, and Dream again with the IO. Shoutout din kay Eugene. Yan. Pangalmo kayo sa naming TV. Umayos. Pero sabi nila dito 2-1 daw. Ooh. Pero kayan boss, basta mo na ako 2-1 all in daw. Ah, yun yung mga nakabet dito. Pero tignan natin kasi maganda rin naman yung performance dito ng Gambit kahit paano eh. Kayang-kaya talaga nila labanan itong ano, itong Virtus Pro. Kita naman natin kanina eh, sadya nag-follow up lang yung drop nila kaninang game number 1. Well, ngayon na nasolusyon na nila yung problema nila ng game number 1. Tignan natin kung kayang-kaya nila labanan ngayon o matalo yung Virtus Pro sa ating game number 2. Kasi this time, meron na silang ano eh. Meron na silang kakapitan ni IO. And this is the combo dati na sobrang parating na pipick out, IO and Gyro. Ito rin yung ginamit ng Uji against Liquid nung TI9. Hindi mo na ako nagkakamali. Pero ito. Sa drop dito kay Jason Gaw, ako parang 50-50 ako eh. Pero siguro Gambit. I would go for Virtus Pro. Kasi maganda yung heroes nila talaga eh. I mean, kompleto sa Ricardo, laning phase, sobrang lakas, Undying plus the Ursa, sobrang mangangati talaga yung axe dyan. Ayun nga pala. But again, nandiyan naman si Shadow Shaman para alalayan si Axe sa bottom lane. Masakit din yung base damage niya. And look at Suneiko. 74. Medyo madami. At malaki-laki na nga yung nabawas niya on Ursa. But DM naman on the other side, ito yung hero na kapag nagkaroon naman ng decent level on the top lane na parang unstoppable yung magiging lane niya, pwede siyang mag-create ng space for his teammate to farm. I would go for BP. BP ka parin. Patignan natin, pupusuhan ka na lang yung Gambit dito. Maganda din kasi yung Ayo yung Gyro. And then eh. One good call. Dalawa kasi yung carry talaga dito ng Gambit eh. Plus may tank sila dyan, which is the Axe. Then may panghuli sila dito kay Storm Spirit tsaka kay Timber. So plus may taga-amplify, may taga-amplify pa sila ng damage, which is si Immersion Initiator, which is yung kulang nila kanina. Hindi na nila problema din ngayon dahil nandiyan na isang Axe. Diba? So, let's see. Baan ang TV natin. Pero magandang gabi. Gabi na ba? Madaling araw. Madaling araw sa inyo lahat. Madaling araw sa mga nanonood dyan. Share nyo na ating ulit yung ating live stream. Dahil meron pa tayo next series. Pero wait. Save. Hindi na natuto. Parang ganito din yata yung ginawa na side ng Team Gambit. Pero look at the damage coming from DM. And multiple tips coming in. And first blood. Makukuha dito ng Gambit. And speaking of first blood mga sir, alam niyo na, ang motto namin, Phoenix Bet, use our code, double-double-XC sa mga naghanap na real money betting site. Pwede niyo rin PM yung coin exchange. Kung may katanungan ma kayo at bibili kayo ng bundle. Pero yung mid-matchup natin, I think magkaka-farman lang itong dalawa. Unless mo makakuha ng magandang rune dito sa GPK and mauna niyo mag-level 6 dito yung Gyro Captain. Pero so far, so good naman na for Ursa. As you can see, siya yung maraming last hits and at the same time, look at the denies dito ni Undying. Sobrang dami niyang deny. Siguro, isipin na lang natin na pag nanakawan niya kasi talaga ng buhay or strength si Afterlife, matatakot lumapit yung isang axe on Ursa. Oh, tsaka yung itong axe na to, hindi ito yung axe na kaya mag-backdoor ngayon. Kasi pwedeng-pwede siya patayin dito ng isang Undying plus ni Ursa. Tsaka ang ganda rin pala naging ano, Aghanim Shard dito ni Ursa. Kada first kill niya, eh magkakaroon siya ng 1.5 seconds and rage siya taan. Pero hinahabol siya dito ni Afterlife pa. Uy, so may TP out. Kaso yung mga cancel ata. Level 1 lang pala dito. Si Suneiko. Kaka level 2 niya pa lang. Hindi rin siguro abot. Pero mid naman natin, expected ko na ito magkaka-farman lang talaga. 3 minute rune. Uy, medyo nalimutan yata. Or rather, hindi na kinantas dito ng isang Storm Spirit. Hindi na natututo. Bango ah. Uy, shoutout pala kay Star Mix. Hello Isa, po. Torture ah. Sa mga hindi pala kumakain dyan, make sure na kumuha na kayo ng pagkain nyo mga sir. Para hindi kayo magutom sa mga pinapunod nyo.
Yup, tama yan. Siyempre, yung iba talaga nag-enjoy kapag may nginungo yan. Ganyan ako kapag nanonood ng movie. Tapos mag-enjoy ka rin. Pag alam mong yung kasama mo, walang kinakain eh. Mag-enjoy ka rin sa pangiinis eh. Tingnan mo yung isa dito. Hindi din namin mga sir kumakain. Ang galing. Torture. Hindi pa naman ang makakain ng ibang pagkain yan. Pero... TP baba? Out? Okay. Ah, yun lang. Tama wala lang. Wala silang pang-ansal dito. Kaso... Hindi mo na kasi pwede basta-basta gamitin yung TP ngayon eh. Yep, so, especially if you're a core. Sa support, okay lang. Oh. Kasi kapag namatay ka, babalik naman yung TP mo. Pero, oh, no one! Uy, may hotdog pa. And GPK will fall nga ba, pero na-save. By save, with that hex onto no one. One more light na lang sana. Oo, patay na rito. Sana. Yung isang storm spirit. Pero good rotation dito, coming from save, pero still... Pwede pa rin attempt ng gambit. Napatayin dito si GPK dahil hindi pa naman siya nagde-level 6. Pero uy, dalawang water rune makukuha rito ni No One. So, masusustain niya sarili niya sa mid. Sharat nga pala ulit kay Sarabino. Boy na boy ng taong to. Sana all boy na boy katulad mo, boss. Wala nga kasi eh. Ibaba naman natin. Nangyari sa baba. Wala. Nagkakakulitan lang talaga. So... 5 minutes into our game, wala pa naman masyado. Nagkakapatayin, 1-1 yung score natin mga sir. Siguro, early game dito, well, ano eh. Pag nakakuha na magandang level dito si Timberso, pwede magkoconnect na sila. Or rather, tatrain nila patayin dito yung top lane, which is si Ayo. Plus 1 pa ng Storm Spirit, mabilis lang. Meet. Asan yung Storm Spirit? Ba't humingi ng vision? Ha? Top lane yan, oh. Magpa-far ay naga paano siya sa fountain. Pero ito yung maganda talaga kay Axe. Eh. Ganyan lang, mag-backdoor-backdoor lang. Pero si Kingslayer, if he wants to kill Afterlife, kailangan niya ng boots. Tapos nakaw-nakaw ng strength. Mm-hmm. Pero say, mamamatay na naman siya ulit dito on top lane again. Ito pero this time, one. Naku, another one. He's still level 5, mga kaibigan. And GPK, meron pa naman siyang magic wand. Electric vortex on no one. He tries to turn around. And yes, sir, he brings down Suneko together with Kingslayer. Hindi pa rin sapat yung damage ng Gambit. Oh. Two times na nilang in-attempt yun. Sayang, napa-out din talaga si Suneko yung kasi sinasalo niya yung tower damage dito ng Virtus Pro eh. Kaya hindi na rin siya sumubok. Uy, dalawang bounty shark mga nun. Kaya hindi na rin siya sumubok dito. Triple last in si Storm Spirit. Tsaka good thing nakapag-one din siya doon. Nung bago siya normalin dito na ni Gyrocopter. Sayang, dalawang attempt hindi nag-success maski isa. Patay ata to si Immersion eh. Storm with a double damage. He can just... Stun? Ayun. Ayun. Nag-zip in na siya. Siyempre, hindi ka na magtitipid ng mana doon. It's a kill. And it's a good kill naman kung tutuusin. Pero yun, another kill dito sa side ng Virtus Pro. Yung mid nila dito, mukhang maganda naging magiging start ng isang Storm Spirit. Dalawang beses nag-fail yung kill attempt sa kanya. Pero ito, another one na naman. They will try dahil si no one is here and they will try to spot Nightfall inside the tree line pero pinaglalaruan niya lang kaso try yata siya lumasit pero here comes the TP at kinansel and Nightfall dito may pagganon hindi makikita nagtago yun lang nadaanan ng Axe Nightfall dito kaso wala na to nagpapadelay na lang talaga. Oh, that eye shard at yun na nga, napukol. Kasi it takes 4 para patayin dito yung isang kursa tapos sobrang dami niyang time na nabay dun sa may baba. Sobrang bagal, ano, sobrang natagalan silang patayin dito yung isang kursa. Kaso kailangan talaga kasi nila patayin yun eh. Ang baba pa naman ng level ni Suneko. And level 3 pa lang siya, 7 minutes, no? Kaso, yun nga. Nakapagbigay ng enough space dito para sa mid at top lane ng Virtus Pro and Tier 1 top tower dito ng Gambit makukuha na ng Virtus Pro. Sobrang tagal kasi nilang patayin. Dahil lang dun, so sobrang tagal nilang patayin yung isang kursa. Nakuhanan sila ng isang tower eh. At saka nagkaroon pa ng time yung Timberson na mag-TP on bottom lane. Na-depend but... saan pa yung ano, tower nila. Pero ito, ayo. Mukhang pabunta na sa kanyang Helm of Domi. Pero ito isa mahirap ng huliin yung Storm Spirit. Meron na siyang ultimate unless there's gonna be Shadow Shaman na gagank at mahunaan niya ng Hex si Storm Spirit so maybe that time they will be able to burst down
si Storm Spirit, but this time if there's no Shadow Shaman, kayang-kaya ni Storm Spirit na makatakas onto the hands of that gyrocopter, pero hindi nila tatantanan. They would go for smoke, try to bring down this Timber Saw, pero medyo makunat yan. Pero again, meron kasing sapat na magic damage yung gyrocopter. Uy, nabuhay pa nga. Oh, nabuhay pa nga. Save again the lion. Pero meron siyang tango. Pero I think it's gonna be saved na lang ata. Ang mabibigyan, there's the call. There's the follow-up damage. And DM dito, kailangan niyang mag-ingat. Maybe gather some reactive armor para mas mabilis yung kanyang regeneration. Kaso he's trapped inside the tree line. Kaso hindi tumatama yung kanyang skill. Rocket barrage. Ayun. Two kills dito para sa side ng Gambit, and mukhang makukuha na rin nila dito yung tier 1 bottom tower. So good smoke dito para sa side ng Gambit. At least nasulit nila yung smoke dito, pero mukhang balak ata dumipensa ng Beardless Pro. Pwede silang lumaban actually kasi alam nila sitting with half HP, half mana, tapos wala pang ultimate yung gyrocopter. Pero this is looking good for the side of team Gambit, especially right now na nakakakuha ng kill yung isa sa mga big cores ng Gambit while IO is freely farming on the jungle. At least nababawi nila. Yung dalawang kills talaga nila sa Storm Spirit eh. Kung napitas nila ng dalawang beses yung Storm Spirit sa mid, may hirapin yung isang Storm Spirit niyan sa ating game. Mm-hmm. Pero ayun nga. Uy! Kasi nga no? Kailangan talaga nila dito si Shaman, mahuli niya si Storm Spirit ng blind spot eh. It's either sod or nasa high ground si Shaman para mahuli niya rito yung isang Storm Spirit, unless magkakadagger siya next. Kung makikita mo naman dito, so far lumalamang naman yung Gambit sa farming talaga eh. IO nakakapag-free farm, gyrocopter getting those skills. But at the moment, magkakaroon ba tayo ng laban? Pwedeng mag-try yung Virtus Pro just to use the burst damage that they have with this lion. So, invisibility for no one. Alam na ni GPK yan, pero immersion na attack nila, and immersion will fall just like that. And maybe they can take down this middle lane as Tombstone is there as well. Ginamit so, plus meron pa silang Sage Grip dito, plus the 5-man push ang gagawin nila dito. And tier 1 middle tower ng Gambit, makukuha na nila. Easy lang mga sir, pero ito, sorop. Sikur na sikur lagi, no? Si Dream dito, lagi siyang sure na may stack, eh. Lagi talaga siya may paparment. Well, pwede rin siya tulungan ng gyrocopter dyan. Pero mukhang, ayun, ito nga. Pumunta ng gyrocopter. Ay, hindi. Papasolo nyo lang kayo, no? Kay Ayo. Hindi ko takakaya, tapos nasagutin. Ako dyan. Pinipigil ako na yung sarili kong sabagot, eh. Alright, ha? Okay lang din naman. Yung isang Ursa na nakakapag-farm din naman is going for the usual Battle Fury para makahabol siya sa farm dito sa dalawang cores ng Gambit. Kasi yung cores din dito ng Gambit para mas mabilis mag-clear ng wave eh. Gyrocopter plus the Ayo. Hindi nila problema yung ganyan. Gawan na. Halimutan nyo itong kuhunin ng Team Virtus Pro yung kanilang jungle before mabasag yung bottom lane. Kasi kapag talaga nabasag talaga yung bottom lane, alam mo na eh, na sasakupin na ng opposing team yung jungle nyo. So, sayang yung mga stacks na hindi nakuha do. Tingnan natin. Serpent Quartz committed na plus double damage available on Gyrocopter. So, DM, kailangan niya pa rin mag-ingat kahit makunat ka. Team routine. Masakit pa rin yan, pero there's the call on save, and the snowball will be there as well. Pero tingnan natin dito, Tombstone, dito numit na, and that Calling Blade to be able to kill the Lion. GPK, zip in, zip out, he doesn't have any mana, pero no one dito napakakunat, pero walang makunat sa marami. Finger of Death will be there, and the call on to 4, but again, DM's damage, that Timber Saw is way too much, and 2 cores down for the side of Gambit, and DM, he's not done yet, trying to chase out Dream, pero hahayaan niya nila. Yun lang ang pangat na nangyari dito sa side ng Gambit. Ready sila eh. Ready sila i-takedown dito yung mid. They got the Shadow Shaman wards. They got the Observer wards. Doon sa may likod ng tier 1 middle tower ng Virtus Pro para if ever na may babackup, makaka-ready sila. Kaso, nakalimutan yata nila yung damage ng isang Timber. So,
strength heroes pa naman si Axe plus nasa 3 lines sila kaya mas masakit talaga isang Timbersa doon. Para sa akin din, masyado din sila naging massive doon. Though, there's the vision, kompleto sila ng skill. It's just so happened that yung nako lang ng isang Axe would be the Lion. So, diba, parang sobrang lalim nila, pumasok sila, pero again, there's gonna be the Tombstone. Tombstone, isa sa mga magiging problema mo talaga sa team fight. Kasi syempre yung mga zombie, nandun yung damage, nandun yung slow. Sobrang hirap pumatay. Kaya tapos, yung mga hero mo pa yung mga ganyan na wala masyadong mobility. Panakas. Hindi ko talaga makakalapit agad. Tsaka hindi rin kasi nila agad doon eh. Na-burst down yung isang Lion, napilitan pa makapakumit ng snowball dito yung Sentascar. Kaso hindi nila din na-burst down agad yung Lion, kaya nakapag-react pa sila. And yun, sila pa yung nabigyan doon sa may sinubukan nilang ano. Ini-initiate na lang team fight. Ate KJ, kailan po Civil War? Kakatapos lang po na Civil War, but then again, alam kong excited na kayo lahat sa upcoming Civil War since season there's 7. Gonna be pro players once more and the celebrities, I think. So, oo. So, ang daming bagong personality na makikita nyo dito sa Season 7. So, abangan nyo yan. Siguro maybe after DPC Season 2. Oo, so, magkaroon na tayo ng Civil War ulit. At Season 7. Magiging team na natin doon. Pink Sparkles. Pink po ang magiging team natin ngayon, guys. So, okay lang ba yun? It hurts. Wala eh, masyado kang mahina eh. Ba't kasi ako nag-ML? Ba't kasi panay ML ka? Guys, watch my vlog. Tingnan nyo kasi kung ano yung ginawa ni Sir Mike bago kami maglaban. Hindi talaga kasi ako nagtototo ng hindi Civil War eh. Kaya sila natalo. Ayun. Pero so, still, bawi tayo Season 7. May 7 pa naman eh, Season 7. So, hanggat meron Civil War, may pag-asa pa. Actually, hanggang dulo na yung Civil War, pero there's the call on Nightfall, and Nightfall dito na patulan. The Hex and the Shackles together with the ultimate pa ni IO. So, Kingslayer dito nag-Tombstone. Napakagandang position ng Tombstone, mga kaibigan. GPK with that Electric Vortex on Suneiko. Suneiko, napaka delikado ng kanyang posisyon. DM naman Timber Chain in front of 3 heroes. Kaso nga lang, ayaw din mag-commit ng Team Gambit. Worth it na worth it kasi parang okay na eh. Nakuha na nila yung boss 1 dito ng Virtus Prey. So, hindi na sila mag-overcommit dun sa may team fight na nangyari. Tsaka goods pa rin yun nandito, ano, kahit para nangyari dito sa side ng Virtus Pro. Na maganda naman yung naging debut nung kanyang Orchid of Malevolence, dito si Storm Spirit, na nakakuha sila ng pick-up kahit paano. Pero ito, another pick-up yata. Speaking of another pick-up, Storm Spirit and of course DM, kitang-kita kung gaano kasakit yung damage ng Timbersaw. The Beyblade of Dota 2, kuya mo Timbersaw. Pero ito, 16 minutes yung tower game mga sir, 8-7 ang score, 2K network lead dito nasa side ng Gambit. Hindi pa natin sila nakikita magkaroon ng big team fight eh. So, hindi pa natin talaga alam kung sino ba yung lamang dito sa ating game. Ngayon na may items na dito yung mga core natin. Yung Ayo, medyo hindi na rin masyado nagpaparamdam. Pero yun, meron na pala siya dito ang Aghanim Scepter. In terms of tower, ano lang naman, fair lang. Parehas wala ng tier 1 mid at dapat, ano, hindi pala parehas. Yung offlane lanes dito ng dalawang team natin, meron pang tore. Ayun. Tier 1 tower nila. Pero would they go for Rosh? Pwedeng-pwede naman. There's gonna be the Ursa na napakabilis lang to make down ng Rosh. Tombstone will be there as well. But I think AS Monaco Gambit knows this one. Eye Shard, ayan. Pero DM, kailangan niya munang mag ipon ng reactive armor. Pero GPK dito natataka na ng homing missile. DM naman, uy, napakagandang dodge, pero the snowball, pero sino nga ba makakakuha? The stun coming from Sabe, who's gonna get the Aegis of the Immortal? It's gonna be Afterlife, the Axe, and two man dead for Virtus Pro. Sama mo na yung Ursa. Napakagandang call by the Axe and that snowball. MVP yung ginawa ng Axe dun. So that's a 3-man down dito sa side ng Virtus Pro plus Gambit. Sinalo pa dito ng Virtus Pro yung ano, yung damage ng Ayo tsaka
Gyrocopter mo, ngangati ko talaga. Pero yun, Gyrocopter already with the BKB. Napakasarap nung pagkakastall nila doon. Napigilan nila yung possible maging initiation dito ng Virtus Pro once na makuha nila dito yung Aegis of Immortality. Although, nakakuha pa rin nila yun dahil napatay nila yung Axe. Kaso, sarot na sarot pa rin yung BP ron. Yep, masyado nilang tinapangan din kasi yun. Siguro, possible yung rush. Kung pumitas muna sila ng isa bago sila nag-rush daw. Kasi iisipin mo, for the side of Team Virtus Pro, napakabilis lang talaga nilang mag-rush. Kaso nga lang, aware na aware yung gambit sa kanilang gustong gawin. So, and with this one, available na yung BKB ni Gyrocopter. So, laban-laban talaga yung kanilang gustong mangyari. Wala talaga sa kanyang gagalaw that time. Pre-hit siya that time. Wala namang gagalaw sa kanya dahil yung isang Ursa nandun nga sa loob ng Rush Pit at tinatry agawin yung Aegis dito. Kaso, napigilan sila ng Axe with that beautiful call. So, tignan natin dito kung makababoy ba yung Virtus Pro sa pagkatalo nila sa team fight na yun. Yung Axe natin, direct pwede pa check kung ano na item ng Axe. Hindi ko nag-blade mill ba siya? Ah, hindi na siya nag-blade mill. Solar Crest. Solar Crest, well, good, understandable naman yung Solar Crest kasi sobrang mura na lang ngayon yan. Mm-mm. Madalas nakikita ko na rin yan kahit post 5, ayun na yung binibili agad eh. Solar Crest agad. Pero wait. Save. Huwag kang gumana. Naku, tutungan ganun spirit. Ayun, buti nag-blink out. Punti naman ka ng spirit, auto-dead ka talaga dyan. Save. Pero eto, 19 minutes or 20 minutes into our game. 18 yung score natin. And Gambit trying to take this tier 2 bottom tower sa side ng Virtus Pro. Mabilis na ito. Ayo, andyan yung dalawang hard carry nila eh. Mm-mm. Maganda dito kasi meron na silang taga, ano talaga eh, pang late game. Pang laban sa late game. Compared kanina na wala. Talaga silang, walang kakapitan si Io. Pero this time, nandyan na si Nuwan. At maganda yung team fight na nangyayari sa kanila. And Suneco naman dito casually waiting for any victim na pwede niyang mabiktima o mahuli on top lane. Kasi syempre, there's gonna be that one hero na magsushow talaga ng lane. Pero it's gonna be Suneco. Siya pa nga ang nahuli dito. Figure of that Electric Vortex. And it's time for GPK to get out. Meanwhile naman, it's gonna be one for one ata yung mangyayari. Yep, multiple TPs. Para sa akin, favor yun para sa side ng Gambit kasi nag-commit ng 1B ultimate dito yung Virtus Pro eh. Yung only burst down nila dito sa side ng Virtus Pro, which is yung Finger of Death. Habang yung Gambit naman, pagkaboy ng Shaman, pwedeng-pwede sila mag-take ng objective or kumuha ng kills dito dahil alam nilang kulang yung pang-burst down dito ng Virtus Pro. Tsaka, kala ko mabubuhay pa nga yung ano nun eh, yung Shaman. Buti nilang may naiwan na remnant dun yung isang Storm Spirit. Kaya napatay nila. So, buti nga lang din si GPK. Iniwanan niya na yun kasi naka-Orchid eh. And usually kapag papatay na or pawala na yung Orchid, meron additional damage eh. May extra damage. Yep. So, inayaan niya na din. Kasi kapag nag-stay pa siya dun, baka mabigyan pa siya at mahuli pa siya ng side ng Team Gambit. Pero there you go. Another smoke. They will try. Isang call lang ang kailangan sa kanya doon. May Aegis pa yata? Wala na, ano, na patay kanina ni Siana si Axe doon sa may rush pit. Ah, okay, tama. So, GPK, nako, natawagan! Pero napakaganda ng snowball out there and 3-3 si Noah. Pero GPK is able to kill Suneco. Kingslayer naman nagtatago sa puno pero Rocket Barrage by no one is enough to bring down the two supports ng Team Virtus Pro. Pero after life, nahatak naman ng Electric Vortex ng GPK. Nasama pa nga sa immersion doon. 3-4-2, yung naging trade. DM with a chase onto no one. Kaso wala ng mana si GPK. Ang ganda na naging snowball dito ni... Snowball save dito ni... Immersion, kaso wala talaga. Wala pa silang pansagot as of now kay Team Verso na sobrang kunat. Kasi pag na-divert yung attention nila sa ibang heroes dito ng Virtus Pro, si Team Verso talaga gumagawa ng damage eh. Mm-hmm. Nasasaktan sila dun sa may Whirling Death, sa may Shakram. Hindi nila pwedeng ignore yun eh. Tsaka maganda rin yung naging target kanina ng Virtus Pro agad. Kinuha agad nila dito yung Shadow Shaman na maglalockdown sa isang Storm Spirit at possible magbaba ng wards dun sa may teamfight na nangyari. Mm-mm. Naipit agad ng malevolence agad siya kaya hindi na siya nakatulong dun sa may teamfight na nakita natin. Pero buyback committed pala dun para kay Kingslayer ah.
Pero sobrang hirap din talaga lumabad sa team fight with the tombstone and etc. So as much as possible itong team Gambit lumalayo din talaga sila sa ano eh, sa area na may tombstone. At saka si GPK, ang maganda sa kanya, he's gonna go in and then he's gonna go out. Minamicro niya lang yung kalaban. Ah, ito wala na tong skill na ibaba to. Babalik ako dito. Pwede akong manghatak ng isa. At yun yung nangyari sa team fight ng Virtus Pro. They may lose two supports and a buyback, but at least they do get a trade, good trade actually. Kasi nakuha nila yung axe at the same time buhay yung kanilang carry. Oo. Pero double damage. Parang ito kay Ursa, pwede sila maganap ulit ng team fight. Pero kailangan ng BKB. Up naman nila yung BKB dito ni ano ni GPK ay ni ano Ursa. Akagulat naman yung touch dun ng ano. Sinasagasaan niya talaga yun, no? Pero, I think ko ganda ito na ganda ng ginagawa na ito, si C. Maganda din yung shard niyan, eh. Third skill ka, tapos meron kang, ano, immunity. Immunity. Parang naka-BKB ang putik. Yung tanging papatay lang sa'yo would be the axe and the... Axe plus... Wireless punch. Oh, ayun lang. Ayun na yung pipigil sa'yo dito. Sa DM? Pag nakabot agad yung shard ka, pero wait, DM? Kailangan niya ng Lotus Orb, pero uy, si Ursa pumasok sa likod. So, Neko dito mukhang mamamatay na naman, pero GPK, silence, onto immersion, pero nanlambot si Axe with a double damage and a BKB onto Ursa, pero DM still alive with a Timber Chain out. Uy, napakagandang na eye shard doon, pero GPK bumabalik ka pa, pero GPK nahuli right there together with the Undying and... 2-4-2. Yung naging trade. Sayang lang for BP. Dahil bumalik pa yung Storm Spirit without a mana. Pabor na sana sa kanila yung teamfight niyong. Kaso bumalik pa si GPK. Tingin ko goods na lang na hindi na siya bumalik dun eh. Inayaan nyo nalang mag-able yung, ano, yung heroes ng gamit tas reset sila. Kasi wala pa napapati sa kanila that time. Pero lalaban sila. Walang BKB eh. Walang BKB plus DR. Damay pa ata yung IO loads. And there's the relocate. Kaso, Lightfall hindi na maghahabol. Si No One naging aggressive na. Masyadong siya nga. Pero eto na, inabangan na. Kakabitan, immersion malapit. Immersion malapit, pero there's gonna be the BKB and sa creeps na siya para hindi na din madami si immersion just in case. Pero, 2 minutes, mag-spawn na rito yung Russian natin. Pwede take ng BP yun. Nanalo pa yun kay Gambit. Kursi mo nga dun, pero sa Nico. Na-expo. Kaso wala siyang follow-up dito. Oops, Suneko. Magkaka-glimmer pa? Yun lang. Kaso nga lang. Wala. Malayo yung kanya makakampi para tulungan siya dun. Sa paghuli kay Storm Spirit. And tap natin dito. Pwede na i-push ng Virtus Pro. Tapos secure na dito yung Russian natin. Dahil magkaka-BKB na rin naman na isang Storm Spirit dito. Magado, para BKB. Pero as we've said earlier, shadow ko nag-gusim. Wireless punch lang from immersion that should be enough to bring down the lion. Medyo maasim nga lang yung ginawa niya yun kasi wala naman siyang vision dun eh. Wala siyang vision na kusini pa pasok sa kanya eh. So, ba't niya ginawa yun? Kahit meron ka kasing BKB, wireless punch lang talaga katapat. Or may di kaya call. Kingslayer, he needs to go out. Before he goes down. Yep. Ganyan lang. Naku, wala ata sila makikita dito. Oh, wala nga sila makikita. Nag-TP na rin yung Timber. So, plus the Russian. 1 minute pa bago mabuhay. So, pwede pa makunta siya ng Virtus Pro dito. Yung Storm Spirit yung kailangan nila nun talaga. Uy, agan. Ay, okay. Binaba niya lang pala. Binaba niya lang. Tapos going for that Halberd. Good item against dito kay Ursa. Yung isang Halberd natin. Pero Ursa, speaking ha, meron na siya ditong Blink Dagger. Okay, there's gonna be that smoke play coming from BP. Pero Suniko nga ata ang mahuhuli. Sino nga ba? Oops, Serpent Wards, DM dito na Hex. Pero Suniko, tinalunan na naman ng Ursa together with GPK na merong BKB. Afterlife dito, mukhang malalabot yata yung axe dito. Figure of Death, ginamit na. Snowball on to save. Pero immersion dito, lagot ka. Pero uy, Wall of Sponge, ginamit na. On to what? Nightfall. Pero again, the Tombstone is doing it. Gumagapang yung heroes ng Team Gambit. DM naman dito, natawagan. Pero si No One dito, there's gonna be the
hex coming from safe. Pero GPK, who's gonna fall first? It's gonna be 1-for-1, mid lane to mid lane on the backside. Meanwhile naman, Kingslayer, isang skill na lang onto afterlife. Kaso nakapag-blink out pa. It's Kingslayer, the lone survivor. I think it's gonna be Sumineko na lang together with Immersion. Ayan, pagtutulungan na nila tatlo. Boom. Pero that's good pa rin dito sa side ng Virtus Pro, although naubos sila dito. Nakuha naman nila yung dalawang cores dito. Actually, tatlong cores dito sa side ng Gambit eh. Nag-buyback lang dito yung isang axe na muntik pa ma-dieback. Ang ganda ng pwesto ni Save that time. Ang ganda ng pagkakasta nyo rin kay, ano, kay Axe, napatay nila agad. Mm-mm. Tsaka maganda rin yung naging target nila agad eh, si Shadow Shaman. Yung, actually, nag-buyback din si Shadow Shaman, si Shadow Shaman dun eh. Kasi sobrang bilis niya naman mabuhay pag ganun, di ba? Oh, kasi pero, siya yung unang namatay. Ang ganda ng target nila. Alam nila kung sino yung alam dito ng Virtus Pro kung sino yung tatargetin nila, which is si Shadow Shaman talaga. Kasi si Axe hindi naman match up at red kasi kita naman natin kung gano'n siya nanlambot sa isang ursa kanina. Mm. Ninatngad siya agad dun. Pero ito, Roshan isa pa rin. So tingin ko may possible na may mangyari ulit na teamfight sa may rush pit natin. Naubusan lang talaga ng mana si GPK that time. So, siguro kung hindi siya naubusan ng mana, that should be a kill for him dun sa gyrocopter. Kasi hindi pa siya sana matatablahan ni no one. Kaso nga lang, nakapag-rocket barrage pa, tsaka homing missile tumama sa harap. Medyo na-delay din kasi si Save Dawn kasi kailangan niya talagang supportahan yung Ursa that time eh. Sa may rush pitch ha. Mm-hmm. Pero that's gonna be a 3k gold lead for the side of Gambit. But then again, 6 seconds na lang pala yung BKB ng Ursa. Halbert, napakagandang item for the IO, that's for sure. Dahil it's gonna be Ursa, isa din sa mga nagiging main problem nila on this game. So, there's gonna be the evasion in Shard. Maganda dito, maganda makuha ng isang disarm. Ursa yan. Ursa para meron na siyang ano. Okay, Storm Spirit pala. Ano? Yung Aghanim Shard dito kay, ano, kay Roshan. Pwede makuha. Kahit sino sa core dito ng BP, maganda kunin yung Aghanim Shard. Pero Butterfly na. Magkaroon sino makakuha. Kakailangan na talaga ng MKB ni Ursa on this game. There's gonna be a lot of evasions onto the main course ng Gambit. So, he's going for the, ano? Uy, maganda. Aghanim Scepter. Arcane rune. So, hindi na siya basta-basta maubusan ng ano, rune. Ay, ng mana. Tinapangan na, pero walang cooldown yung gyro. Tsaka medyo mabagal yata ito. Alam din nila eh. May tag team ha, tsaka may solar crest. At tsaka serpent wards. Kinumit na nila dito kaso. Uy, nakita nila yung ano. Immersion! Tinalo na nila. Immersion will be bursted down and automatic buyback para sa kanya. But again, ginamit na ni Nightfall yung kanyang, ano yun? BKB or ultimate, pero tombstone inilatag na. It's gonna be a steal. Wala. Ay! No, sila si nakapatay. Pala. Sila nakapatay. Kaso, yung nakakuha pa rin ng Aegis dito. Si Gyro. Si Gyro ka after pa rin. Nalasit ng ano, ng chakra dito ni Timber. So, yung Roshan. Pero kaya pa rin kasi lumaban dito ng ano, yung Virtus Play. Tier 2 towers, makukuha na rito ng Gambit. And mukha ito na, the high ground siege. Susubukan na rito ng Gambit, 2-man course. Gagawin nila dito. Siguro kung yun napatay nila, dun sa pitas na yun, would be a hero na walang buyback. Okay siguro, na. Ano? Siguro si Axe pwedeng lumaban. Oh. Yung BP sa inside the rush pit. Ang problema kasi noon, hindi sila pwedeng lumaban dahil nga nagamit ni Nightfall yung kanyang ultimate. So, sobrang risky at pinaun na lang talaga nila yung Lion na, ikaw sige, talon ka dyan. Tsaka nakap... GPK! Yun lang! Hindi siya nakapag-BKB and DM ng nanlambot din. And tingnan natin kung anong gagawin nila dito. There's gonna be the 2 buybacks. And wala na silang atang magagawa to defend this one. Okay, wala na nga. 3 minutes pa para sa BKB, sa Aegis of the Immortal. Oh, pero wait. No one? Ay, walang PK. Ayun, sakto na ko rin.
Oh, pero there's gonna be the two-man goal. Goal. Pero immersion dito mamamatay, and that's gonna be the dieback. Meanwhile, DR with the BKB and the Hex on the DM at the back. Meron pa Lotus Orb, pero mabubuhay pa nga ba? But that calling blade, there's gonna be that Timber Saw going down. 90 seconds. Walang magawa si Save. Hot dog ni Aljur. Okay. Walang magawa. Hindi na sila laban. Wala silang frontliner. Tsaka may, ano, may Shadow Shaman words dun that time. Mukhang 1-1 nga ito, mga sir, ah. Mukhang 1-1 nga ito. Sobrang sagwa na nangyari dito sa side ng Virtus, bro. Hindi na kaya mang backset niya na, ni DM, eh. Hindi na siya masyado ganun kasakit, unlike kanina. Kaya hindi niya na ganun napapalis yung backlines dito ng Gambit. BKB sub. May chest pa rin dito yung side ng Gambit, so pwede-pwede pa sila magano mag high grounds dito. Kasi parang dalawang chest eh. Once na nakakapit si Ayo kay Gyrocopter at ginamit yung chest, dalawa silang mag-ano rin eh. Kailangan mag-ingat dito ni Save at saka niya mag-benefit sa chest. Pero meron naman ultimate si Save. Pero there you go. He's able to blink out. Uy, sa likod. Sa likod. Niyo. No, kasi mahirap din kasi kung sa harap siya pumunta kasi pwede siyang talunan ng wala rin siyang bakat. Side ng Gambit. Pero kakatyang yata maganda yung ginagawa niya nasa likod. Pero kailangan niya mag-ingat onto the wave of creeps kasi pwede siyang maspatan ni Suneiko. So, sino yung nakakuha ng psychic headband kanina? Sobrang risk na ginagawa niya. Si Gambit yata yung nakakuha nun eh. Oh, Nightfall, nag-blink in. They are trying to catch the IO dito, mamamatay nga ba Electric Convex. Pero there's the war stuff and the cheese. And this is it, I think. GG. 1-1 tayo, mga sir. Game number 2 na makukuha rito ng Gambit. Yun na nga, 2-1. Sayang na sayang naman. 2-1 talaga. Yung dito sa side ng BP. Sa kanila na sanin, kaso wala na. Nagkaroon na ng items dito yung Gambit. Again, 2 cores sila dito. 2 hard carry, which is yung IO tsaka yung Gyrocopter, kaya hindi nilang pwedeng hindi pansinin yung dalawang heroes na yun. Ang daming priority kill para sa side ng BP. Parang kailangan nilang patay na si Shaman dito, after nun, si Immersion. Ang daming nagagawa ng dalawang support dito ng Gambit. Sobrang nasasalot sila. Yup, pero napakaganda ng series natin for this morning. Morning na. Dahil, isipin mo yun, 2-1. Talaga yung ating score, magkakaroon tayo ng game 3. But then again, IO this time, sabi nga natin, mataas yung win rate talaga ng IO. And this time, hindi na sila nagkulang sa initiator at saka sa, tawag dito, nandun na yung kanilang semi-carry. Nandun na yung katulong ni IO na magbigay ng damage dito sa side ng Virtus Pro, which is naglalak kanina sa side ng Gambit ng game number 1. Pero yun nga, still well played pa rin dito sa side ng Virtus Pro. Hindi lang talaga ganun naging kaganda yung kanilang performance in this game. Yep, so magbabalik tayo for game number 3, mga kaibigan.